kain ng hayop to. Oh. Ayo. May itim po ba? May itim nga, may amoy pa. Magandang hapon mga kamisdak. Meron akong ipli na video. Ito ay tungkol sa isang ali na pumunta sa kadiwa ng Marcos Admin. Ito nga ho yung ipinagmamalaki ni Da Junior, Tambaloslos at ni Kukak sa maraming Pilipino. Pero ho, sabi ko nga sa inyo, itong 29 pesos per kilong bigas ay NFE po ito. At merong nagre-reklamo yung ali at galit sa bigas na kanyang nabili dahil bukod sa maitim ay sobrang mabaho di umano ang bigas na kanyang nabili sa kadiwa ng Marcos Admin. At para bang nagmisto lang ginawang hayop ang mga Pilipino ng Marcos Admin dahil sa bigas na hindi makain ng mga tao. Ito ay pagkain ng hayop. Panoorin po natin ang bidyong ito. Ayan, NFE. Basta po yung nabili niyong bigas. Hindi kayo po mabaho. Pagkain ako ng hayop eh. Pwede kayilin pa namin may hirap, pero sa mayayaman, pagkain ng hayop to. Oh. Ayo. May itim po ba? May itim nga, may amoy pa. Kapag inugasan namin ito, nadurog na. Ginagawang band-aid. Bali, ilang kilo po yan? 5 kilo, dati 3. Sa ano po yung... Pag sa 3 kilo, kulang ang ano pagkain na sa pamilya. Sa mga with growing child, matatako ang mga teenager na palaki. Kaya kulang ang 3 sa... Pero ngayon, nagbigay sila 5 kilo, may itim na, may amoy pa. Sabihin mo, kakain ng mabuti ang bata nito. Mm-hmm. Ayan ho, yung sentimiento ng isang ginang na pumila sa kadiwa. At ang nadatnan niya, isang maitim na bigas, mabaho pa umano. Yung mayayaman, hindi talagang kayang kainin yung bigas na yan. Pero yung mga mahihirap, lalo na ho ngayon, sa mahal ng mga bilihin, especially yung bigas, umaabot na nga ho ng 65, mukhang pagtsagaan ho yung bigas na iyan na sobrang mabaho, di umano. Kasi kung huhugasan pa kasi ng todo, yung bigas na yan, madudurog na. Mukhang wala na ho silang maisaing. Ito yung ipinagmalaki ng bagoong Pilipinas na 29 pesos ang kilo ng bigas sa kadiwa. Pero hindi nga ho ito makakain. Kawawa naman ho ang maraming Pilipino na nakapila dyan. Nagmisto lang mga patay gutom dahil pinapatos na lang ho nila itong mabahong bigas na galing ho mismo sa kadiwa ng administrasyong ito. Nakakalungkot na nakakagalit. Dahil tayong mga Pilipino, hindi naman tayo mga hayop. Na para bang ang tingin ng administrasyong ito ay napakaliit na lang ho natin ngayon sa kanila. Isa tayong hayop na wala kang karapatan kumain ng masarap na kanin gaya ng kanilang kinakain dyan sa Malacañang. Kaya, ang available na bigas na mura kuno, 29 pesos, ay hayan, durog, maitim, at mabaho pa. Tika, ano nga ba ang tingin ng Marcos Admin sa maraming Pilipino? Hindi ba nila kayang magpakain or magbinta
ng bigas dyan sa Kadiwa ng masarap. Alam nyo, tayong mga Pilipino, sabi ko nga ho sa inyo, kung bibili ka man ng bigas, para meron kayong maihain sa hapag, abaho simpre, gusto po natin ng masarap na bigas. Kaso, yung mga ordinaryong Pilipino ngayon ho, hindi na kayang bumili ng masarap na bigas dahil mahal na po ang masasarap na bigas ngayon. Kaya hayan, nagtsatsaga na lamang sa mabaho, maitim at durog na bigas ng Marcos Admin sa Kadiwa. Ang masaklap nga ho dito kasi siyempre pinapatos na rin ho nila eh, kaysa magutom ka. Imamasahe pa ho sila, napakalayo. Gumagastos muna ng pira para makapunta umano dyan sa Kadiwa na 29 pesos ang kilo ng bigas, pero ang madatnan mo maitim, mabaho pa. Ilimitado rin pala kung ilang kilo lang ang pwedeng mabili ng isang tao. Dati-rati daw 3 kilo, pero mabaho ha, maitim. Ngayon 5 kilo. Sa ating mga matatanda na, baka ho, kung wala kang choice, ay kaya mong kainin yan. Pero paano na lang yung mga bata, na gaya iyong sinabi ni nanay na hindi talaga kayang kainin ito ng bata, baka sasakit pa ang tiyan, o baka magtatai pa, o baka malason pa dahil sa bigas na walang kwenta na ibinibinta dyan sa Kadiwa. Ganoon na ba talaga ang tingin nila sa atin mga Pilipino? Itong gobyernong ito walang puso. Ang gobyernong ito walang pakialam sa mga mahihirap. Sabi ni nanay, band-aid solution lang ito. Band-aid solution na nga ho, pinapahirapan pang maraming Pilipino. Nakapila. Pagpila, akala mo naman, napakasarap at napakabango ng bigas na pinipilahan mo. E yun pala, napakabaho, maitim pa at durog pa. At limitado pa. Ako ho, nung panahon ni Tatay Digong, nakabili ho ako ng bigas na NFA. Ang halaga ho noon nasa 24 or 27. Masarap siya, mabango. At hindi pino, hindi durog. Hindi kagaya ngayon sa Marcos Admin dyan sa Kadiwa, 29. Pero ang sabi nga ho ni Ali, ay maitim at mabaho. Ganito ang Marcos Admin magtrato sa mga mahihirap. Pero sila, masaya, nagkukonsert, may red carpet, party dito, party doon. Masasarap ang kanilang kinakain. Kainin kaya nila yung bigas na yan sa Kadiwa. Subukan kaya nila magsaing. Tingnan natin kung hindi ba sila magtatai at sasakit ang kanilang mga tiyan